Yung mga gusto po ng coffee, mahilig sa coffee, Libin Coffee po. Yung mahilig sa ano, sa juice, refreshingly healthy vida. Ito po yung walang fluoride, herbal toothpaste, all natural. Tapos may oxygen bar din po kami, anti-aging and whitening, and deep cleansing whitening bar. Para hindi kayo basta sipunin, vitamin C, ascorbic acid, supreme. Ayan po. C supreme po. Tapos may phyto-energizer complete po kami, dietary supplement. Then omega supreme para doon sa may mga problema sa puso. Yung masyadong conscious sa kasiksihan, burn. Okay po, mga kababayan. Quator Lightning, yung isang pamilya ng kaibigan ko, sir, nagpabakulang, mga 1 month na, naglabasan side effect sa kanila. Sinapang test, nag-positive lahat, sabi ko. Isa lang ang hindi affected, yung anak na 17 years old, na din na nakulang. Ayaw nilang maniwala na mismong kulang po ang salary. Despite in cases is the result of the kulang itself. Ayaw ninyong maniwala. Ituloy ninyo. Roll on. This is the time of Noah. Hindi magkikinig sa warning ang tao. The time of Noah. Nag-warning si Noah. Pinagtatawanan. Tula daw ng panahon ni Noah, sabi sa Bible. Ang pagdating ng ating Panginoon, tulad ng panahon ni Noah. Pag binasa ninyo ang panahon ni Noah, maraming na yung tao. At yung tao, mga siraulo, buang. Wala sa sariling isip yung mga tao, tingin ninyo ngayon. Nasa sariling isip ha, sound mind. Nawala. Naniwala sa kasinungalingan ng Diablo. Tingnan ninyo po. Full of ano, violence. Sabi ko sa inyo. Walang pagkakaiba po yun. Yun ang warning ng Diyos mismo sa atin. Social, sabi doon, social also the coming of the Son of Man be. Ano naman na niya yung kinalaman nun sa kulam? Ito pong kulaman ngayon. Isa siya sa mga tanda. Ay, sabi ko sa inyo. Widespread deception. Ayan, deception ngayon po. Binabayaran yung mga deceivers. Mga manluloko, binabayaran po. Kumikita sa pangluloko. Widespread. True talaga, sabi ni Ace. Sabi ni Rodilio sa timbre, Julito Calderon at Rod Tipar, hater sa post mo. Ugaling paksiw daw ka. Mangula daw ka. Anti-Duterte ka daw. Propeta ka daw, buang ka daw, nanakot ka daw sa bakulaw. Yun nga ang sabi ko sa inyo. Bakit kayo na natatakot, mga ulupong kayo, hindi nga ang gawin naniniwala sa akin. Do it! Yeah. Di ba? You are not in your sound mind. Hindi ka man naniniwala sa akin, pero natatakot ka. Do it! Ubusin mo yung angkan mo. Sabi ko sa inyo, extinction level ito po. Lagi ako nagkakabikol kasi 2 days akong nagbibikol.
Walang program, laging siyempre, Bicol yung salita namin. Bicol ako, Bicol. Marami ko sa inyo. Sheila Lynn Miles, gandang araw po sa Dan and family at sa lahat ng viewers. Blessed Monday po. Arok Ali, Pilip po, brother. Kalio, magandang umaga po. Titin nyo, the world is going chaos. Sabi ko sa inyo, mga kababayan. Elizabeth Gono, Sir Dan, stay safe with your family. Neil Claim, sa Fallen 44, sinisisi Pinoy. Sa aircraft C-30, sino kaya sisisihin? Mamaya na natin pag-usapan. Ronel Cortez, siguro nga Sir Dan, diversionary ang ginagawa nila. Pati sabi ni Chabit kay pari niyang Paksiw, mag-aral daw muna. Nililibang nila tayo. Ang galing nila, ang mga handlers nila, mga professional silang ano, propagandist. Kung paano kay divert, para yung kulam po, makalimutan ninyo. The dangers of kulam, hindi na ninyo papansinin. Habang nag-away sila sa politika, roll on naman sila ng roll on. Sabi ko sa inyo. Ganun ang trabaho ng Diablo. O kaya, tutulungan ko na sila. Tulungan ko na para hindi na sila mahirapan. Di ba? Gino Paunel, Sir Dan and your family and also all viewers sa live stream niyo. Ernie Lopez, Sir Dan, watching here in Calamba City, Laguna. God bless po. Sonia Ibanez, sila po Sir Dan at sa lahat ng viewers watching from Caloocan City. I-analyze natin yung mga akusasyon ni Paksiw. Tapos larga bigla si Paksiw papuntang ano para makipagsuntukan doon yung vaccine para kumita siya ng limpak-limpak na salapi, may magamit siya sa eleksyon. Ayos? Isang kwan lang naman yun. Isang sobra-sobra na yun na obos. Hindi na yun maobos ni Pacquiao itong premium niya ngayon. Manalo matalo siya, may perang papasok, bilyon. Ah, di ba? Ito lang, hindi na mababawasan yung dati niyang yaman. Bilyonaryo na siya. Ayos. Alam niyo, yung mga handlers ni ano, Pacman, magaling din. Sabi ko sa inyo, pinaglalaroan tayo ngayon. The same group of people ito, mga partido nga po eh, PDP, gaway-away sila. Sino man, parang yung ano, inaway ni idiritso ko na, inaway ni President Digong si Marujas. Inaway din ni Marujas si President Digong. O sila, sila kandidato, patot sa daan sila. Yung attention, bahala na yun kung sino. Pero naman nasa likod nila, pare-parehas din naman ng mga oligarchs. Sino man sa kanila ang umupo, palaging panalo yung handlers nila. Parang sa Amerika, ganun eh. Yung mga tao, pinaglalaroan lang ng mga handlers nila, mga yung masters nila. Gaway na niya, mamimili. Kung sinong piliin, atin pa rin. Ang akala natin, nailigtas na natin yung ating bansa sa kamay ng mga dilawan. Dilawan po, parehas. Ngayon, parehas din dilawan. Si Paksiw, dilawan. Yung ating Pangulo, dilawan din. Cory Pinoy, away-away. Sino manalo doon? Panalo lagi yung handlers niya nasa likod. May paabo lang ako, tatakbo daw yata si PRD Vice President. Sa tingin ko sa presidente, kung baka sa engine block, malapit ng matigok, may na. Sabi ni Leonor Connors, nagkwan siya, nagpadala uli, $6.99. Maraming salamat po. Jig 7, said I'm looking forward ako, makinig sa interview niyo kay Dr. Oclarit. Maghintay po ako, hoping soon. I-message ko mamaya, kasi hindi ako ready mag-interview ngayon.
Kasi hindi ko pa siya na-briefing. Bigla na lang siyang lumitaw. Nagme-message sa akin. Baka bukas schedule ko, available din siya. Pero siyempre, sasabi ko sa kanya, coded ka tayo magsalita. Kasi sayang din naman, magdi-discuss tayo, tapos pagdating ng oras, ganun. Aba Kylie, through the CDC PH, try to interact Manny Pacquiao. Positive Manny. Good day, Kabayan Dante. Last year's napagtawanan tayo ng mga panatikong DDS na maipost natin na darating nawala ang ayaw susukulan sila ng gobyerno para mapapayag magpabakulang. Ako tingin ko yung announcement niya, no? Yung announcement ni Panelo, nabibigyan ng regular allowance yung mga misis ng 10,000 buwan-buwan. Wow! 10,000 buwan-buwan yung mga misis bibigyan regular allowance. Wow! Hindi na magtatrabaho yung mga nanay. Konektado yon, promo yon, funded by ano. Hindi nga nabigay ng yung 2,000 nga, maraming hindi nabigyan. Ito pang gismil. Tingin niyo sa galing yung pera. Kung ibigay po yon. Sabihin ko sa inyo, mga kababayan, gagawin nila yung lahat para sa DEPAP. Oh, ayan, tama ka, Ace. Universal basic, yon. Inunahan mo na ako. Sinasanay tayo for a universal basic income na ikaw papakainin ka na lang ng gobyerno. O di, wawala. Pero pag hindi ka nag-member sa kanila, wala kang marka. You cannot buy or sell. Offline ka. Offline. Yung 10,000, ay, hindi mo yun matatanggap. Sikon nga, di ba, ano? Ay. Lai. Ano yung condition sa inyo? Para sa four-piece? Kulang? Kulang. Oh, kulang. Four-piece, kulang. Pag hindi ka magpakul... Naglilis na si... Alam ko. I know. In the barangays, we interact with people in the barangays. We know. Pinagsasabihan na po, sinurbi na sila doon. Mga four-piece members. O, pirma na kayo rito. Attend kayo sa meeting. Pag hindi kayo nag-attend sa meeting, na ang laman ng meeting, kulam. Schedule ng kulam. Pag hindi nag-attend, ng meeting, babawasan ng 500. Dati, pira yung tinatanggap ninyo? 2,000. Pira? 2,700. Kada isang anak, ilang yung qualified sa inyo? Isa. So, 2,700 sa'yo. Once na hindi ka nag-attend ng isang meeting, bawas 500. O, kita ninyo? Yun ang source of corruption po doon. Kala ninyo, ibabalik pa yun sa treasury? Malaling magicin yon, yung mga pirma-pirma, pipikiin na lang yon. You are at the mercy. Kaya sabi ni, may punto rin si Paksiw. Pero kung nilabas niyang ganitong kwan, malayo pa yung eleksyon, credible. Ngayon kasi na nagkakulay kasi yung intention niya to run for president. Tapos ngayon siya nagdadadakdak. In bad faith. Hindi mo maalis yung political color doon. Ngayon siya nagdadadakdak. Oh. Other than yung DOH, dumami yung variant sa corruption na sinasabi niya, kasama na yung DSWD. May DOE pa siya. Ano ba nga yun yung iba niyang manager na opisina? Pero totoo naman yung sinasabi ni Paksiw. Totoo naman yun.
Nabahiran lang ng kwan because of the timing. Yung credibility tuloy ni Paxi, under question na yung motivation niya eh. Pagay niya pala magbabarkada pa, yung interest niya eh, ayos pa, hindi siya magsasalita. Pero ngayon na nasa intonsis na, ayun. He is now barking and barking and barking. Ganong nasira daw. Randy eh, Sir Dan, alam niyo yung Microsoft system na mayroong patent? Ah, opo, alam ko yon yung 666. Arlene Tobias, sa barangay level, yung corruption noon pa po yon. May corruption na huwag niyang sasabihin na 3 times. Matindi talaga po. Nilda Andaya, naku po Sir Dan, mas dadami ang gustong maging nanay pag nagkataon. Biro, biro mo, bigyan ng 10,000. Ay, mag-aasawa na po yung mga ayaw mag-asawa. May swildo ka. 10,000 a month allowance. Tranquilo. Buhay dun niya. Hindi mo kailang magtrabaho. Sabi ko sa inyo, this is a trap. Bitag. Pain. Ang lahat pong ginagawa nitong mga anti-Christ ano, agents, sabi ko sa inyo, lahat po anti- lahat kontra sa Bible, anti-Christ nga eh. Ulitin ko, ang sabi po sa turo sa Bible, ang hindi po magtrabaho, huwag kakain. Hindi ka kakain. Bakit ganun ang utos ng Diyos sa atin? Masama sa tao ang hindi magtrabaho, nagiging batugan po. Pag ikaw naging batugan, iiksi ang buhay mo, wala kang makain. At yung katawan mo, hihina din kasi hindi ka gumagalaw. Magaling kang mamatay. Kala ninyo, mabuti yung hindi magtrabaho. Napakahirap po ang walang trabaho. Bakit po? Hindi ka makapagpahinga. Di ba? Paano ka magpapahinga? Dati ka ng pahinga. Wala ka man trabaho. Ay, magpapahinga ako sa aking... Alam nga naman, pahinga ka pa. Hindi ka makapagbakasyon. Ano man ang babakasyonan mo? Wala kang trabaho. Babakasyon ka pa. Tuwang-tuwa siya, no? Si titi niyo. Marisa Swadling, ila po si Dan. Good morning, watching here. Michigan, USA, God bless po. Try ninyo walang trabaho, nakahiga ka lang, nakahilata ka lang. Ang sakit-sakit sa katawan. Tininay ko po, sabi ko. Magapon nga akong... Ilan yon? Maulan kasi. Yung ulan. Nakaka-kwan lumabas. Nakaka... Nakakataman lumabas. Sabi ko, try ko din. Hindi na kami lumabas. Yeah. Nakailata lang kami dun sa... Ang sakit-sakit na nag... Tumigas! Tumigas yung likod ko. Ganun na ako. Pati yung... Stiff neck. Marami ko sa inyo mga kababayan. Melchor Herminia, obvious and done, may politika, motivasyon, politika. Pero yung corruption sa Duterte administration, sure ball, 100%. Sure ball? Yan sa tabi lang niya? Sure ball yun? Jane Ferrer, good EM sa lahat. Pero lahat naman po ng politiko, corrupt. Walang politikong di corrupt. Kahit si Paxiw, siguro ganun din yon. Sorry, kasi po, nag-judge po ako ng tao, pero yun talaga. Gaya ngayon, lockdown. Marisa Swadling, magandang umaga po. Russia, Mia,
Sir, anti-anti lang magiging zombie na rin po ang mga matitigas ang ulo, mayayabang. Kaya nga po, pinapos ko na siya, ipos ko siya, ipos. Para makatulong ako sa gobyerno. Dan Cyril, Sir Dan, and people here watching from Capiz, Capiz, Bibik Baldesimo, sa barangay may corruption, hindi talaga mawawala yan. Pero malaki ang nabawas, marami na ang nahuli at pinaalis sa pwesto. Kahit sinong president, hindi talaga matigil ang korupsyon. Ang problema po dito, arap-arapan. Ang sabi ng ating Pangulo, just a whisper. Whispering hope. Whispering hope. Oh, away. Oh, away. Ipinagsisigawan na nga po. Bakit hihintayin mo si Paksiw na maglatag ng ebidensya? Bakit mo pa hihintayin? Kung ikaw ay seryoso labanan ng korupsyon, may mga agencies na dapat inutusan mo na noon pa. NBI, Ombudsman. Hindi pa nga nagsasagawa ng investigation yung Ombudsman kay Hero, walang kasalanan nito. DOJ, magkakatabi si Gibara, si Hero. Kahit man ako po ang cabinet secretary, ako si Gibara, hindi na din ako gagalaw. Kasi pag gumalaw ako, yung barkada ng presidente, anong ginagawa mo? Pinapahiya mo ako. Sabi ko, clear. Malinis ito. Walang dungi. Santo itong katabi ko si Hero Doquin. Santo. Diniklare kong santo. Tapos, imbisigan mo, gagawin yung demonyo na ano ka. Santo. Hindi ko sa inyo. Wala nang gagalaw. Kaya kung may corruption po, ang talagang dapat ituro, yung Pangulo, sino man ang ituro mo dyan? Because you allowed it. Wala ka mang ginawa. Cleaner mo pa. Cleared. Wala pang imbisisyon, cleared na. Dahil kapulutin niya, mga kababayan. Oy, Chuna, may super chat daw? May super chat man talaga. Oy, Madam Emilita Santos, 9.99 US dollars. Buti yung mga kuha natin, ang bibilis ng mata, yung mga moderators natin, Axiboy Lifestyle. Sir Dan, kung totoong kontras ni Pacman ang corruption, suntukin niya sa ulo si... Apercut na niya. Yung umiwalay talaga yung ulo niya. Maniwala ako niyan. RS, alamin niyo na yung mga napakulang. Kasi baka yung mga future zombies, robot naman. Sila ang virus. Pangkagat ng tao, magiging virus din ang kakagata. Sabi ko sa inyo. Yung future po natin. Iwan ko lang yung future natin po kung ano mangyari. Lolita Prado, mga haters, umalis kayo dito. Kung ayaw ninyong maniwala, magpakulam na kayo. Laklakin ninyo yung kulam. Dan, watching here in Macau, China. May God bless you po. Senior Arcilia, kaya nga po Sir Ace, tama ka dyan. Lahat ng politiko talaga. Wala tayong makita na tama sa ngayon. Lahat may mga sapi na, pulpol, ika nga, korupsyon, nakaukit sa tutok ng mga politiko. Tuktok siguro. Napaubo ako. Asyong Salunga. Oh, pati si Asyong Salunga, nanonood na sa atin. Pinakakawata na presidente itong si ano. Ginawa pang negosyo ang kulam, billion ang budget. Ang binili niya,
kaunti alos sobra sa kalahati ang donasyon ng ibang bansa. Yung ibang bansang mayayaman, ang reason nila kung bakit nag-donate at limpak-limpak ang promo ngayon po ay dahil po sa objective nila po na reduce po. Wala man pong ibang motibo yon, reduce. So, ngayon, ang pag-reduce po is, you know, ongoing po siya. Yung pag-reduce po, biniblame nila dito sa dilata. Kasi yan yung may bago. Ngayon po ang script nila. Pag nawala naman yung takot ninyo dito sa dilata, may panibagong barya na naman pong ilalabas sila. Series po yon, series. Hanggang 2028 na po. So ang reviews, mga kababayan, will just end doon sa malapit na yung takeover nila. It will just end there. Pag may natira na lang na yung manageable people that will become their slaves, yun na po. Doon na po sila titigil. Pero, mga kababayan, it will be short-lived. Magtatagumpay po sila, sinasabi ko sa inyo. But it is short-lived. Hintay-hintay lang po sila. Glenda La Madrid, ganyan din po ako kahapon. Nagtataman-taman, sumakit din ang leeg ko at ang likod ko. Kaya ngayon, linis-linis ako ng bahay. Yun ang natura ng pagkakalalang sa atin ng ating Panginoon in Genesis. For thy sweat, kailangan magdaplo o magdaplos, magpawis. Daplos dito sa amin. Kailangan magpawis ka. Di ba kailangan magpawis? Gumagaan yung katawan natin pag nag-exercise tayo. Imbes na mag-exercise ka dyan, linis-linis ka ng bakuran mo. Yun ang ginagawa namin pagpapawis. Dito, kami mismo personal, papapawis kami. Hands-on kami dito. Why? Pag hindi ka na, ihina ka. Kaya itong ginagawa nila yung mga nanay, tatay, lolo't lola, yung nilang gumagalaw sa loob lang. Save lives? Hindi po. Tingnan ninyo po sa kwan ninyo, timeline ninyo. Ang daming matatanda na mamatay. Una, dahil siguro nakulam na. Pangalawa, hindi na sila gumagalaw. Yun ang purpose nila para maubos na. Reduce. Niloloko po tayo. Niloloko. Tanong ninyo sa masatinding doktor, nanay, huwag kang masyadong nagkaupo ka lang. Kasi pag nakaupo ka lang, lalo pang hihina, nanay, lakad-lakad din. Painit doon. Masyaspasyal kayo sa tabing dagat para yung simoy ng hangin doon. Paaraw ka. Ngayon po, stay home. Ma 2 years na. 2 years. Tingnan ninyo sa timeline ninyo, lahat condolences. Sinanayan niya, iniwan na ako. Worse, makita niyo sa timeline, mga bata pa, patay na. Bakit? Si ate Anya. Nakita ko sa timeline ko, daan ang daan. Nagkataon lang. Noon po, ang marami birthday, celebration, etc. Ngayon, pati mga patay. Ang daming namamatay. Coincidence. Sabi nila, coincidence. Parangin natin yung coincidence. Sige. De Sangobia, said that, ini-aim ni Duterte, kailangan mas richer na kay Villar. Kino-compete siya ni Duterte. Crisel Solis, kung maglaklak sila, kulang, baka di na matamaan mag-inumuna ng limon with doya, honey 2 days before tosok. Francis Carriaga, Serdan and family, pambansang sinungaling yan si 1882 na. Anong oras na ba? 11:55. Gino Paunel, mula nang nawala si President Marcos, puro kamalasan na lang ang nangyari sa ating bansa. Kailan kaya malalasap ang kaginawa ng bansa natin?
baka mga kababayan makabalik yung mga Marcos with Bongga tandem Garcia for Vice President si Gwen Bongguen Bongga. Tapos nakita ko yung si Bongbong Marcos, pinicture yung nanay niya. Napakaganda nung panahon nila. The golden years of our country, the Philippines. Pinicture doon mga kababayan yung paano pinromote ni Mrs. Marcos ang Pilipinas through culture and music. True culture pala lang. Kasabay na yung music sa culture. Cultural arts. At pinakita mga kababayan yung ang until now, yung tingnan ninyo mga pinagawa ni Marcos na mga projects niya. More than 30 years ago, nandyan pa po, visible siya, the cultural arts of the Philippines, mga kababayan. Kita ninyo. At sa paghanga ni sino yung presidente? Si Mao sito? Si Mao? Yung author ng Communist Party? Sa paghanga ni Mao Zedong kay Mrs. Marcos ng invite sa China, hinalikan yung kanyang kamay. Matanda na si Mao. Ganon, mga kababayan, kataas ng pagrespeto sa Pilipinas ng China ngayon. Parte ng yaman ng China po, mga kababayan, yung gold na galing sa Maharlika. Nakapirma si Mao, pati si Chiang Kai-shek, nakapirma. Nakita ko yun. Hindi ko sa inyo, mga kababayan. Ganon. Immortal Saint Sir Dan, alam niyo po ba yung sinagot ni Digong sa isang reporter about sa pagtutok ng tal? Seryosong tanong, kaso sinagot niya na lagyan na lang daw ng cap yung botas at ihian na lang niya, wala pong natawa. Because in bad taste, double disaster ang nga na may alam po niyo yung pagde-joke nilalagay sa tamang ano, tamang sitwasyon. Yung Pilipinas po, nasa pandemonyo. Hindi pa matapos ang pandemonyo kasi hindi man talaga nila ito tatapusin. May objective kasi yung pandemonyo na gustong ma-achieve. Here comes, nag-alboroto yung taal. So, you can just imagine the, you know, yung perwisyo na nakaamba sa mga tao. Tapos, mag-joke kaki, ihian mo, lagyan ko ng cup, ihian, para hindi. That is in bad taste. Kaya lang, siguro, ang purpose ng ating Pangulo, to lighten the, ano, kaya lang, wala sa ano yun. Walang tumawa. Ayun. Siguro naman sa tanda niya niyan yun, malata niya na kailangan pala na hindi lahat ng panon ganon. Behave ka rin. So that is, you know, sampal yun sa ating Pangulo. Di ba? Sampal yun. Sa isang ano, sa isang, you know, official or anyone, public speaker kalimbawa, you speak in, ano, before the crowd. Tapos, nag-crack ka ng joke. Di ba nakaka-insulto yun? Nag-crack ka ng joke, wala man response yung tao. Ano yun?
It's either hindi naintindihan ng tao, kaya wala siyang response, or in bad taste, nagsilensyo na lang yung tao. Por respeto naman sa ng joke, hindi na lang sila umimik. Tata na lang. Rebuke. Oh, that's the term. It is an open rebuke to the president. Kaya yung response ng tawa lang. Araw-alit. Pero naging bisita pala si Madam Imelda ang isa sa mga miyembro ng kabalyero na si Rockefeller. Kaya marahil sa inggit kay Mao ay sinimulan niya ang maitim na balak sa Pinas na itago ang ginto natin. Itong mga kabal kasi, nakikipagkaibigan dito sa atin. They know kasi this is the land of gold. Sino si Lips? Kaya nakipagkaibigan po sa leader natin. Sa First Lady lalo na. Normal yon. Yan ang ugali ng mga oportunista. Ang mga kabal po, mga oportunista sila. Sinisilip nila saan sila makaka-take advantage. Alam na alam nila na ang Pilipinas, the mountains of gold, the richest in the world. Because this is Ophir, this is Maharlika. Sinabi nila mismo, nakipagkaibigan kay Mrs. Marcos. Normal yon. Bakit? Alam ni Rockefeller na trader ng gold ang mga Marcoses. Si Ferdinand mismo, si Apo Lacan. Alam ni Rockefeller yung tons of gold. Alam. Diyan nga tingnan ninyo. Sina may control ngayon? Gold ng mundo? The bulk of that nandito sa atin. That's the reason why yung mga Europeans na yan, mga white people, laging nakasilip sa atin. Ayaw tayong bitawan. Ang pinakatao nila dito, si Damaso. Ah, ano? Maniwala kayo sa hindi. Ganun kalalim po ang kwento ng Pilipinas. Kaya hindi sila magkamaya. And this time, they want to use Pacman. Si Pacman may access sa mga ano eh, sa mga globalist kabal. Barkada niya eh. And that's the reason why pinaglalaruan tayo ngayon. Ikwento ko na sa inyo. Kala ninyo, inoopo si ano, parang yung si Aquino, si Panon, si Mar. Akala ninyo magkakakontra. Eh, magbabarkada yan. Bahala ka rin. Wala ka niyang ipalabas na niya natin. Drama lang po ito lahat. Moro-moro. Ang politika po, moro-moro. All sides. Hawak nila po. Hawak nila. All sides. Ipakita mo niya na pikon ka para yung mga tao isipin pag ikaw niya yung nanalo, di panalo. Pag ikaw natalo, panalo dito, panalo pa rin. Yung mga taong walang background ng mga gawain nila, believe na believe. Dito niya ako. They will intensify sa panluloko po nila. Anyano Arsiniero, Sir Dan, matagal na akong nakasubaybay sa LS mo. At naniniwala ako dahil nasa Bible yan, 666 Antichrist. Annabel Casper, sabi nga Sir Dan, every syndicate, there is always white man behind. Ice cream, mas madali kasing utuin si Pacquiao kasi walang alam. Lahat man yan, kahit yung mga. Ang hindi lang nauto nila, si Marcos, the rest, inuto nila lahat. Lahat yan mga ano, puppet. Sino ang hindi ko? Inexploit nila lahat. All of them.
Ang number one tool po nila, alam po ninyo, isabihin ko na sa inyo. Ang number one tool nila para hindi kayo makalata is religion. Pag religion kasi, you will become blind. Kasi mismo yung kaluluwa mo yung kontrolado nila. Your brain, in your heart, in your soul, yung pinakang ibuturan mo, yun ang kikonokontrol nila. Kaya po, true religion, ang akala nila, yung ginagawa nila tama, to the best of their knowledge. Ang ginagawa nila tama. Kaya po sa Bible, kailangan renewal, renew, be born again. Ano mang pagkatao natin? Wala yan. Wala yan. Without the renewal of you, hindi ka makakaroon. Hindi mo makikita yung totoo. Yan ang katotohanan niya yan. Nick Borromeo, ang mga leaders noon sa Middle East Sudan, may trendy ties kina President Marcos. Lahat yun, kasi si yung mga gold na iba, na mga alahas ni Imelda, regalo ng mga kings. Kasama doon yung regalo ni sino to? Yung tinanggal nila yung sa African leader na Gaddafi. Si Colonel Gaddafi. Barkada ni Imelda. Kaya inggit na inggit sila. Grabe ang pagkaingit nila kay Imelda, kay Marcos. Ang dahilan doon, mga kabagang, ginawa ng kwento ng kung ano-anong paninira. The gold of Marcos. Gusto nilang agawin. Yan ang rason kung bakit until now sinisiraan ang mga Marcos. Ayaw nilang makabalik sa Palacio Malacanang. Kasi yung hold nila po sa Marcos Gold, magkukompromiso. Eh, huwag kayong naniniwala dito sa mga ulupong na yan. Mr. Information Channel, mas bobo pang demonyong... Sinya Arcilia, Sir Dan, Nick Borromeo, good morning, is Manuel Esplano. Habang may pera, hindi mawawala ang bid ko. Kasi ang pera ngayon nasa bid ko, Sir Dan, watching from Riyadh. Binuos nila lahat dyan po kasi yun ang magiging instrument nila for total control ng mundo. Yun ang instrument nila. Kaya never kayong umasa na gagawa po ng solusyon yung gobyerno para tapusin ang pandemonyo. Hindi po. Lahat ng intervention po, sasabihin ko na sa inyo ng prangka, pampadami po yan lahat. Lahat ng intervensyon. Di kayo naniniwala? O tingnan ninyo, dumami kumunti. Dumami. Nag-spike na naman nga po sa Manila. Of course, i-blame nila doon sa nag-relaxan niya. Yun na ang script nila. Nag-relax niya kasi... Hey, Alfredo Galicia, Sir Dan, ano masasabi ninyo sa bumagsak na helikopter ng sundalo? Hindi kaya yun, na-off na sila ng ay-ay? Mamaya, ibalita ko muna yung Tolich Donaire. Good morning, Sir Dan. Totoong sinasabi mo sa kulang na yan? Talagang kawawa mga tao naniniwala sa kulang. Antonia Reyes, Aba Sir Dan, feeling fresh and white, sir? Naligo ka? Lagi ba po ako naliligo? Pero parang may amoy na itong kilikili ko po. Medyo konti pa man lang po. Medyo maalsin? Ay, ano yung maalsin? Medyo maasim-asim na po ng konti. Kuhan pa naman. Kaya pa naman. AB Compio, Engineering Services. Tingnan nyo ang YouTube, Senator Ron Johnson with family on adverse reaction to Nakita ko na po yon.
Pare-parehas lang naman. Pare-parehas. Denver W, marami nang bumabagsak na eroplano. Ngayon, simula ng mabakulaw ang mga sundalo. Simula na siguro tayo. Maganda na yun, ano, preparation natin.